Hello, hi. Kumusta? This is Annie again. Kumusta po? Kumusta mga kapatid? Andito na naman ako sa inyo ngayon. I'm here in my kitchen and I'm planning to cook for adobo tonight. So, since na kauwi ko lang and then naisipan ko lang na siguro magluto na lang ako ng adobo tonight para pang-ulam. So, itong lulutuin ko na adobo, it's my own way. Yun. Kasi alam ko naman na kadalasan sa atin, meron tayong sariling version na how to make adobo, diba? So, yung iba, meron silang sariling idea kung paano nila lutuin. Yung iba din, kasi different tayo ng idea. So, yung sa akin ngayon, magluluto ako ng adobo in my own way. So, yan. So, ngayon, piniprepare ko na yung chicken ko. And then, I'm preparing my ingredients, yung lamas. Simple lang yung adobo ko, pang ano lang. At least, merong mga sariwang mga onion at saka garlic. Yun. So, yan ako mag-adobo. Simple lang. Okay? At saka, gusto ko din maglagay ng yung red pepper. Kasi, nakaka-alis ng lansa ng ng chicken. So, naka-add din ng flavor. You know? So, yun lang ang simple na ingredients na ilalagay ko sa adobo ko. So, slice lang natin to. Yan. Slice natin ng maliit lang. Kasi, nasa-smell mo talaga yung yung red pepper. Yan. So, ali kayo dito. So, umpisahan na natin yung paggawa ng adobo. So, ngayon, nagpainit tayo ng pan. So, nilagyan ko lang ng maliit na maliit na oil just to cook for the yung bawang at saka yung garlic. Ba yun? Yung onion at saka garlic, yeah. So, para lang siya, ma-saute lang yung onion natin. So, ngayon, umpisahan ko na pagluto. Yan, para makita nyo. Yan. Okay. Bakawa tayo ng... So, ipainit mo lang yung mantika para naman... So, ngayon, uunahin ko normally, inuuna ko yung onion. Kasi, yung garlic, madali lang mag-brown. So, ayoko naman ma-spoil yung yung garlic. So, kailangan onion muna. Yan. Onion muna tayo. Saute mo lang. Ilang minutes. Okay, ngayon, nasaute natin yung onion natin. Nakikita nyo naman. So, cooking. And then, saka ko na ilagay yung onion. So, yung garlic. So, iset aside ko yung onion dito. So, lulutuin ko naman yung garlic. Na at least lang, ma-smell yung amoy ng garlic. Kasi madali lang ito mag-brown eh. Madali lang ito maluto. So, i-ano natin. Sauté natin ng konti. Yan. Normally kasi, minsan, yung mga naglalagay ng
ginger. But for now, dahil naubusan ako ng ginger, hindi kasi ako masyado pumupunta ng grocery. So, asawa ko lang yung nag-grocery. So, minsan, yun, kung ano lang niya, kung ano lang yung makikita niya na bilhin, yun lang. So, it's not specific. But anyway, yan. After that, ilagay ko na yung meat, yung chicken, guys. So, ilagay ko na to. Isa-isa ko to ilagay. Yan. At, yan. Yan. Isa-isahin ko na to. Ano to? Skinless na ano, chicken. So, walang ano, walang mga skin. So, yan. Isaute mo lang yan ng ano. I-mix mo lang siya. At saka, ang technique kasi sa chicken, pag mag-adobo ka, huwag mo automatic lagyan ng suka, yung vinegar. Kasi, biglang mag-ano. Kasi, yun ang cause ng chicken na biglang, ano, hard yung matigas. Kasi, parang na-spoil yung ano niya ba, yung meat. So, kailangan, i-ano muna nyo, itawag nito. I-mix nyo pa, parang, mag-ano muna siya, lutuin nyo sa sarili niyang mantika, at saka, yung sa mga, ano, yung mga, ano, chicken, yun. So, i-mix mo lang sila, parang, ano, parang, at least yung iba, maluluto siya sa oil, at saka bago nyo lagyan ng soy sauce. Mix mo muna. But before ko lagyan ng soy sauce niyan, i-ano ko muna, tabunan ko muna ng ilang minutes para mag-ano siya, mag-steam siya sa loob, ano. Yan. So, after ng ilang minutes, yan, i-ano natin, i-stir natin again, yung chicken natin. So, yan, medyo na-covered na siya. So, parang covered na siya yan. Yan. And then, ako, yung technique ko kasi, hindi ako naglalagay ng malaming salt. Konti lang. So, yun. Nilalagyan ko lang ng maliit na salt. And then, kasi, di ba, nagagamit tayo ng soy sauce. So, hindi ako masyado naglagay ng salt. So, nire-refer ko na lang sa soy sauce. Yan. Okay? And then, lagyan din natin ng ang tawag nito? Bay leaves. Yung laurel. So, lagyan natin ng ilang ano. Maliit para na-cut yan eh. Oops. Mga tatlo. Yan. Para pang ano din yan eh. Add flavor. And then, lagyan mo din ng black paper. Okay. Ako kasi, pag magluto ako ng adobo, gusto ko maraming ano, black paper. Yan. Okay. Since na wala akong, tignan ko yung soy sauce. Wala na pala akong ano, Philippine soy sauce. So, ito na lang yung gamitin ko na soy sauce. So, lalagyan ko na ng soy sauce. Yan. Para mag-absorb sila ng ano na, absorb yung flavor niya. Okay? Yan.
And then, kunting suka. Yan, kunting suka para pang ano lang. Para at least nang ma-feel mo lang yung parang, ano, vinegary. So, yun. So, imimix mo na sila. And then, yan. So, mix mo sila. And then, yun. Pakuluin mo sila. Ah, pakuluin mo na to until maluto na yung meat. So, lagyan natin ng takip. And then, balikan natin ng ilang minutes. So, after ilang minutes, itry natin. O-open yung adobo natin. See? Yan. Ako kasi, pag mag-adobo ako, ayoko ng ano, maraming yung mga sabaw. Gusto ko yung ano, medyo dry na adobo. Yan. Okay. So, gusto ko lang to i-dry ng medyo ano siya, hindi masyado ano, maraming sauce. So, yan na naman natin. Takipan. Okay, it's about to check our chicken. So, now it's getting dry now. So, nag-absorb na yung sauce niya. So, nakita mo na yung oil. Lumabas na yung sariling oil ng chicken. So, ngayon, ilagay ko tong red pepper ko. Kasi ito na yung makaano eh. Makadagdag ng smells good at saka makadagdag ng flavor. So, ano mo lang yan. Halo mo lang yan. So, after ilang minutes, pwede mo na i-turn off yung ano mo, yung fire mo para at least hindi siya masyadong ano, dry. So, yun. Ito na yung finished product ko na chicken adobo in my own way. Kasi, alam mo naman, kanya-kanya tayo ng ano, diba? Version ng ano, adobo. So, dito na. Thank you guys for watching.